puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santing apat. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ikasyam na araw ng ating nobena sa karangalan ng Banal na Puso ni Jesus. At kaugnay din ito ang malinis na puso ni Maria. Ikalawang araw po ngayon ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista, ang tinig na naghuhumiyaw sa ilang na nagsasabing tuwirin ang landas, ipaghanda ang pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng metanoia o matapat na pagsisisi sa mga kasalanan. Ipagdasal po natin ang isa't isa at maging ang mga samong dalangin natin na idinudulog kay Santo Padre Pio, ang kapayapaan ng mundo, maging yung mga naaapektuhan ng volcanic eruptions at maging yung iba pang mga kaganapan sa ating kapaligiran. At mayroon din tayong pagdadasal para dun sa mga tao na nasa iba't ibang larangan ng buhay, lalo na yung papunta sa trabaho at yung patuloy na sumisikay sa kanilang mga pag-aaral at mga gampaning gawain. At upang maging marapat tayong gumanap sa ating pagdiriwang, ating kilanlin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. At Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong maawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan. Kami naway makapaghandog ng nararapat sa pagpaparangal sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa ating manatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Sa ating manatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasama-samang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Sa ating manatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y
bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong paghahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Sa ating manatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo po na. Alleluia, 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 Alleluia. Magutusan ni Kristo ang ibigan sa nakayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom, at kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Buli isa pong maganda, punong-puno ng pagmamahal na umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikawalong araw ng pagnonobena kay sa mahal at banal na puso ni Jesus. Marami po yatang nagdidebosyon sa banal na puso, pagkat ang tao naman po, bawat isa sa atin ay may puso. Sana you are conscious of that truth. Kaya ang tinatanong sa atin ay
kung may puso ka, ay alamin mo ano ba ang sukatan ng pinagbabatayan para maging matuwid. Righteousness. Yan ang ating pong pakay sa huling araw ng pagnonobena. At pangalawang araw din ngayon ng nobena sa karangalan ng Santo Patron ng Quiapo, si San Juan Bautista. Hindi po yung Jesus Nazareno, hindi titular sa pagiging basilika. Pero ang Santo Patron ay yung santo, yung mga banal, na ehemplo sa kagitingan sa paggawa ng kabutihan. Yun ang definition natin. Simple definition of what holiness means. Ay ano ba ang holiness? O pagiging matuwid? Ayun. Ay di, you must be a man of integrity. Yun po'y mahalaga sa atin. Ikaw ba ay may integridad? Pinangangalagaan mo ba ang iyong puri at dangal? Binanggit dun sa unang pagbasa yung belo. Ano ba yung lumalambong at hindi mo mabatid ang hitsura ng pagmumukha ng isang mukha? Hindi inalagay ng belo. Ay ngayon ay naglagay ka pa ng face mask. You could not ascertain talagang mukha niya. Yung ba'y kapalmox? Yung ba'y walang hiya? Yung ba'y may modo? Very vital po yan pagkat sabi natin, charity begins at home. Ay prove it. Maski kayo maglagay pa dyan ng biometrics sa pagpasok mo, kung ikay talagang madaya. Pagkat you may appear somewhat honorable before the Congress or in a multifaceted forum ng ating buhay, ano ba ang preba kung totoo kang sa iyong buhay? Hamon sa atin ang gentlemanliness. Kaya nga sabi in humility, yan, sa kababaang loob, create in us a humble and contrite hearts. Ilikha mo sa akin, Panginoon, ang isang maamo at mapagpakumbabang puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa panahon po natin ngayon na napakaraming ambiguity of goodness, at batid natin na sina Adan at Eva ay nabiktima ng ambiguity of goodness. Kaya sila nagkasala. Mapanlin lang. At hindi ko rin malimutan yung salitang pseudo-development. Pakibigkas nating muli. Pseudo-development. Mapagkunwari, mapanlin lang na kaunlaran na ang nakikinabang lamang ay iilan. Kaya tayo po dapat ay merong mapanuri, masiyasat, discerning mind and heart so that we could be able to decipher kung ano yung tama, ano ang mali, ano ang mabuti, ano ang masama. So very vital po ito sa ating sanity. Naalala ko yung pagka-sanity ang pinag-uusapan, nagpapa-blood chem ka pa, nagpapa-diagnose ka pa to a certain the veracity
Whether your ailment or sickness ay papalubha o papagaling. Kaya nandoon po yung prognosis. Ano ba ang pinagbuhatan nung lagnat mo? At yung iba po hindi lang nilalagnat, nagagalit. Kaya binanggit dito sa ating ebanghelyo. Buti kong galit lang. Ay meron pang level ang galit. Puot. Meron pang hinanakit. Merong tampo at hinampo. Habang tumutubo yung kawayan, hindi maalis yung galit. Alam naman ninyo yung kawayan, ano? Bukod sa pagiging kawayan, nagiging pantuhog pa yan ng barbecue. kaya hanggat nakakakita ka ng kawayan, meron pong mga taong gayon magalit. Kaya anger management. At higit sa lahat na hamon sa atin, taming the tongue. Pakibigkas natin muli, taming the tongue. Pagkat mayroon pong dilang anghel at saka mayroong dilang demonyo. Lalo na pagka nag-aaway, nagabangay ang mag-asawa, abot hanggang kapitbahay, nakaka-iskandalo pa, 10 oras ng gabi, mayroong naguhumiyaw. Kaya nagiging iskandalo. Kaya kung mayroon kang iskandalo sa buhay mo, kung nag-aalay kay, iwanan mo muna yung alay mo. Pumunta ka muna sa kumpisalan. Isang hamon ito sa atin. Cleansing. Internally. Not just externally. Pagka externally, para kang bangkay na inalagyan ng makeup na ikay ilalagay sa kabaong. Pag po mangungutang, babae masaya ang para nagsusumamo ang mukha, pero pagka nakautang na, ay kandahirap magbayad. Ano ang tawag mo doon? Eh kung ikaw po ay may kadalaan sa buhay, ay talagang ikay mauumay o mauunsyami. Kaya, this is a question of our emotional dynamics, kumbaga. The way we acquired the necessary equilibrium, harmony, from within as well as from without. Wala dapat flows. Walang kapalpakan. Kaya kung ikaw ay maghahain ng ganitong panukalang batas, siguraduhin mong yan ay walang kapalpakan. Baka yan ay self-serving interest that will make more corruption and plunders. Kaya mahalaga sa buhay natin yun. Yung pagsisiyasat, mataimtim, mapanuri na pananaw. Kaya we acquired that kind of sensitivity na binabanggit ni San Juan Bautista sa kanyang pangangaral. Naghuhumiyaw, natinig sa ilang, patagin ang nagtatayugang bundok at burol ng kayabangan, ng ating pride. Kung yung ating pong pride ay mayroong iba't ibang features, naalala ko dyan ng first lesson sa ating pag-aaral, no, very fundamental, physical features, may heels, mayroong plane, may balis, ano, at least just to steer our imagination. Yung ating guni-guni, yung ating balintataw, ay bigyan natin ng panoramic view to look at what is happening around us. Naalala ko yung ibon, bird's eye view. Malawak. Magagap. Ay kung hindi mo yun na matingnang mahinusay, ay gumamit ka ng antipara. Kasi meron pong mga taong short-sighted at meron mga tao na mga pag idinampi mo sa malinis na tubig, nakakaaninaw. Naalala ko yung lola ko.
pag kayo na nagbabasa, nag-aalis ng salamin. Pero ako eh, naglalagay ng salamin. No. Para po bagang belo. No. Eh, tayo ay we appear na may belo. And yet, a lot of ambiguities sa ating pagkatao. Bakit marami kitang maskara. Minsan po ay naglagay ng survey. Ilang beses ba magsinungaling ang mga tao? Ito po yung ginawang sa isang firm. Ano? O ba ay lumabas po sa pagsisiyasat? At nung dumating yung feedbacks, ay 200 beses pala kitang magbulaan o magsinungaling araw-araw. Kaya it is a matter of in-depth examination of our hearts, our conscience, and laid bare before the altar of the Lord. Kaya tayo po ay nagmumuni-muni, nagdidili-dili, not just reading the Word of God and interpret it according to our literal na pagkakapaunawa. We need to really explore, as it were, ano, the processes ng mga bagay-bagay. Kaya nga, a matter of examining the ways of thinking and ways of doing so that we could be able to travel with precision, ano, to ascertain the authenticity of the ins and out ng ating buhay. Naalala ko sa definition ng truth, the conformity of the mind with the reality, ay ang tanong naman, ito ba ay niluloob ng Diyos? Pagkat sabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. So it is an invitation to examine the pathologies of our hearts. Malimit ko pong banggitin yung katagang yun, pagkat doon lamang natin mahihiwatigan the kind of state ng ating puso, ng ating buhay. Kung mayroong kitang compartmentalized medicine, mayroong espesyalista sa liver, mayroong espesyalista sa puso, mayroong pong sa blood chem, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay that will ascertain to what is proper sa ating buhay, ay gampanan natin yon ng mahinusay. Para naman sa gayon, mabuhay tayo ng matiwasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo ay nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan
upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa magitan ng iyong anak na minamahal, kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nagpapagaling matapos mag-undergo ng surgical operation at nagpi-prepare din po for the upcoming World Youth Day, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata at kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na itong sa family and life, yung mga nasa advocacy for social justice and peace, advocacy for non-violence communication, at maging yung pong care, stewardship of creation and environmental concern. Yung mga nag-maintain ng kalinisan, kaayusan ng kapaligiran, lalo na po yung mga naghahakot ng basura, maging yung mga nasa public government service, maging yung mga nasa private endeavors and institution, yung mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda, at yung mga iba't ibang hanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, ang mga overseas Filipinos, ang ating pong mga naglilingkuran sa mga clinics, hospitals, mga medical personnel, orderly, at yung pong nag-aasikaso na mga may karamdaman at mga nakatatanda sa maralita nating tahanan. Ang urban and rural poor, ang mga men and women in uniform, yung nagsasagawa po ng rescue, relief, rehabilitation, ministering the victims of wars and volcanic eruption sa diwa ng Alay Kapwa. Maging ang inilulog nating panalangin kay Santo Padre Pio sa Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, at yung pong nagdidibusyon kay San Juan Bautista. Ang ating mga birthday celebrators sa araw na ito, katulad ni John Jaden Ronald, mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal at iba't iba pang mga paggunita kaugnay ng ating buhay at pagkakabuhay. Yung pong mga may eksaminasyon, academic exams, as the semester is about to end, mga nag-a-accomplish na mga academic requirements, clearance, mga papers, at ang mga asignatura katulad ng term papers, thesis, dissertations, at yung iba ay nagpi-prepare to take up board exams pertinent to the professions they wish to be. And all the prayers commended for our intentions and our celebration. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling
mabubuhay ang yumaong si Anak ko Rita, ang aming pong kamag-aral na nakaburol ngayon sa buwak. At gayon din ang yumaon nating magulang, Felicidad, David Senior, Nemesio, Jaime Pasita, Josecito, at ang mga yumaon nating isinasamo, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na mga naggagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at Thursday blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Diyos ay pag-ibig na tunay at sino mang nananahan sa pag-ibig niyang taglay ay tahanan ng may kapal na kapiling niya't kaugnay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako harapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Walang alinlangan.
isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagganap sa iyong pagbibigay, kagalingan, ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuay at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghe banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kaina ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang clay go or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaaalam po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon.
ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang atin pong susunod na misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po'y patuloy na humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon sa aming ipinagagawang
bahay pari na nagsisilbing tahanan at ng mga matatanda at lalo na po yung mga may karamdaman naming pari. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Thank Diyos. Thank you and good day to everyone. Humayo at ipayag kanyang pagkalingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.